Guys, napunta niyo na ba yung freezer? Nakapasok na ba kayo sa freezer? Ayun, pakikita sa inyo yung pinakamalaking freezer sa buong mundo. What's up mga Marino at mga aspiring Marino? Kamusta kayo dyan? Welcome again to my channel. At ngayon meron tayong magandang topic para sa inyo mga Marino at mga aspiring Marino. Ito yung requirements para sa pagbabarko. So ano lang nga ba yung mga requirements para makasakay kayo ng barko, no? Para mag-apply kayo. Ano nga ba yung mga kailangan nyo? So unang-una, kailangan kung first timer kayo, at least kailangan nyo ng 2 years experience. Mas maganda kung sa barko, kung may experience kayo. Pero kung wala naman, at least sa hotel. May experience kayo sa hotel, sa mga restaurant. At least 2 years kayong may experience doon. So, certificate employment nyo. At gagawa kayo resume, may i-attach nyo lang doon. At hindi lang yun. Kailangan nyo pa rin ng mga trainings. At mga kailangan nyo pa rin ng mga certificate. So, isa-isa natin kung ano ba yung mga kailangan nyo. No? So, ano ba yung una? Siyempre, una yung passport. So, tingnan nyo lang dito sa vlog ko. Ito, sa putulakan ng channel ko. Tapos, hanapin nyo lang yung paano kumuha ng passport. Ito, nandito siya, notification sa gilid. Yan, step by step, paano kumuha ng passport. So, yung pangalawa. Ano nga ba yung pangalawa? Seaman's book. So, ganun din, no? Ito, sa link. Punta lang kayo sa link na to. Punta lang sa channel ko, ito yung link. Punta lang kayo dyan para makita nyo yung step by step kung paano kumuha ng Seaman's book. Pangatlo, kailangan ng basic training. Tinatawag nilang BT. Dating tawag dito SOLAS, tapos naging basic training, tapos ngayon naging BT. Mga ano to, 8 to 10 days to, no? This depende sa training center. So kahit saan training center, as long as accredited to, no? So, mag-ingat kayo sa mga hindi accredited. So, ano yan? Punta lang kayo dyan ng ano, mga example ko, yung TNTCP, Far East. Yan, mga accredited dyan. So, mga safe yan. Pag training kayo dyan, accredited dyan. Okay? Next, NBI. So, kailangan din natin ng NBI sa pagbabarko, no? So, kailangan nyo ng yung, ano, abroad. Abroad na NBI. So, punta lang kayo ng NBI. Kung meron kayong mga lumang NBI na hindi pa late, hindi pa 2017 pataas, pwede na kayong dumiretso sa ano, sa window 3. Dahil tinatanggap nila 'yon. Diretso na kayo ng window 3 hanggang window 5 'yon. So, kung meron kayong old NBI na 2017 pataas, pwede pa 'yon. Okay? Kung wala naman, kailangan nyo mag-online. Kailangan nyo mag-online na magpa-schedule para makapaharma ako kayo ng NBI. More or less, ang araw lang naman yan. Next, birth certificate. Kailangan nyo ng birth certificate. Kailangan naka-PSA na siya. Yung bagong ano ngayon, yung PSA. O, kung may birth certificate kayo, kailangan naka-PSA na siya. Para wala kayong aberya dyan. Okay? After na kompleto nyo yan, pwede nyo na yung i-certified true copy, tapos i-attach nyo sa resume nyo kasama ng certificate employment nyo. Pwede nyo lang ipasa sa mga agency yan. Xerox copy, huwag nyo bibigay yung original. So pwede na kayo mag-apply dyan. Pasahan nyo lang ng agency, kukusan nyo, alamin nyo lahat ng agency, tapos pasahan nyo mga tatlo-apat para hindi kayo nag-aantay sa isa lang. Mas marami kayong pasahan, mas malaking chance na matatanggap kayo. Kasi hindi naman lahat hiring sa pagkakataon na yon. So, mas maganda kung may ano, pasahan nyo na ng pasahan. Okay? At pag natanggap kayo, ito na yung papagawa nila sa'yo. Pag natanggap kayo. So, bibigyan kayo ng unang-una. Meron kayong passport, di ba? Meron kayong Seaman's book. Tapos meron na kayong NBI. Tapos meron na kayong training ng BT.
Yung kasi yung mga importante para matanggap kayo eh. After noon, tinawagan kayo ng agency, papakuhanan kayo ng visa. So, depende sa kung anong flagship ng barko nyo, no? Papakuhanan kayo ng visa, huwag kayo mag-alala. Dahil, bibigyan naman nila kayo kung saan kayo kukuha. Kung saan kayo kukuha ng visa. Pero more or less, ang karamihan kasi sa Pasong Tamo eh. Kasi sama-sama na lahat ang visa doon. Sama-sama na silang lahat. Meron mga ilang-ilang bansa na bukod, pero kalimitan doon na lahat yung ano. Okay? After visa, yung crowd management training. So, marami ring accredited agency dyan na pwede nyong kuhanan yan. Agency na bahala sa inyo yan. Bibigyan kayo ng ano, kung saan kayo pwedeng kumuha at kung magkano yung babayaran. More or less, shoulder na ng agency yan eh. Basta tinawagan kayo, lahat ng papagawa sa inyo, shoulder na yan ng agency or depende sa agency. Merong karamihan na agency, sinu-shoulder na nila yan eh. Iba naman, kayo magbabayad, pero okay lang kasi sigurado naman tanggap na kayo dyan. Medical, no? Yan na. Yan na yung pinaka matindi sa lahat. Ang medical ay napakahigpit, no? Ito yung kailangan fit to work kayo. Prone lahat yan, i-inspectionin nila yan. Meron silang credited na center or mga medical center na bibigyan sa inyo yung address kung saan kayo pupunta at papacheck up kayo. Kailangan may ipasa nyo lahat dyan. Yung simula sa hearing, x-ray, sa dental, laboratory, marami pang iba, no? Pati sa body check-up nyo. Kailangan may ipasa nyo lahat dyan. Pag hindi nyo naipasa yan, mababaliwala lahat ang hirap nyo. Kaya advice ko sa inyo, pagka habang nag-a-apply kayo, start nyo na rin mag-jogging-jogging para mawala lahat yung mga taba nyo, kumain kayo ng tama, para pag nag-medical kayo, good condition kayo, wala kayong problema, okay? Meron naman mga agency, halimbawa meron kayong sabit ng konti, binibigyan nila kayo ng pagkakataon para maayos yun. So, pag meron kong kayong problema sa pandinig, sana na pwede namang ayusin, so binibigyan nila ng pagkakataon na ayusin nyo yun. Okay? SDSD, kailangan nyo rin kumuha ng SDSD. So, ganun din. Sasabi naman ng agency sa inyo kung saan kayo pwedeng makakuha niyan, bibigyan lang kayo ng address. Kung saan kayo pwedeng kumuha at saan yung accredited. Huwag kayong basa-basa kukuha sa mga hindi accredited. Doon kayo sa accredited kukuha para matanggap kayo, okay? O guys, yun lang. Sana nakatulong ako sa uli sa inyo. At ang palagi nyo lang iisipin, kailangan matyaga kayo. Pag nag-a-apply kayo, kailangan matyaga kayo at kailangan presentable kayo. Okay? Pag naayos nyo lahat ng requirements na yan, pwede na kayo mag-apply, pwede na kayo magpasa, at pwede na kayong, once na tinawagan kayo, bibilang lang ng siguro mga 2 to 3 months para makalis kayo. Kaya kailangan, meron na kayong passport, meron kayong Seaman's Book, meron kayong BT training, at meron kayong NBI. Tapos papaserox nyo lahat yon, and then isasama yan sa resume nyo tsaka yung certificate of employment nyo. Okay, so guys, mga marino at mga aspiring marino, good luck sa inyo. Sana ay makakita kayo at makapag-apply kayo ng mga kayo matanggap na. Okay, konting tsaga lang, wala namang bagay na madali eh. Lahat yan pinaghihirapan. So, kailangan may budget kayo para dyan. At habang nag-a-apply kayo, may trabaho din kayo para hindi kayo naiinip. Okay? Dahil once nabigyan kayo ng pagkakataon, huwag yun ang pakakawalan yan at pagbutihan nyo na. Okay? Hanggang sa muli. Itong yung marino. Papaalam. Salute sa atin.